Marami na rin tayong napasok na bahay dito sa San Jose del Monte, Bulacan, na kung saan malapit lang sa Metro Manila, lalong-lalo na sa Quezon City and North Caloocan. Pero kakaiba itong bahay na papasukin natin ngayon dahil hindi ito katulad ng iba na pababa mo ng bus, kailangan pang sumakay ng jeep at sasakay pulit ng tricycle para makarating sa subdivision ninyo. Itong bahay na ipapakita namin sa inyo pagsakay nyo ng bus ay walking distance na ito sa inyong subdivision. And aside from that, walking distance din ito sa malls katulad ng Star Mall San Jose at malapit na din ito sa MRT 7 Station and SM San Jose del Monte, Bulacan. Pagdating naman sa community nila ay eto yung pinakagusto ko sa lahat. Yung maliit lang siya na community nang sa ganun hindi masyadong crowded yung isang subdivision. And aside from its being small community, they offer complete amenities like clubhouse, basketball court, children's playground, and of course, their swimming pool. And ang pinakamaganda pa rito, pag along the highway ka, ay mas mataas yung potential mo na tuloy-tuloy yung appreciations ng property dahil eto nga po ay along the highway. Ang kagandahan din dito ay etong property nito, itong community na ito, ay nasa isang location na kung saan ay mataas din yung traffic. Sa katunayan, ang katabi natin ay Aspen Condominium Unit developed by Vistaland Inc. Isa pa sa pinakamaganda dito sa bahay nito ay hindi katulad ng iba na kailangan mo ng malaking down payment para makalipat ka kaagad. Ibahin niyo po itong ipapakita naming bahay sa inyo. And for as low as 361,000 pesos cash out, ay pwede ka nang magkaroon ng isang 4 bedrooms, 3 toilet and bath, single detached house and lot dito sa Camellia Homes, San Jose del Monte, Bulacan. No other than our Emerald Model Unit. Hello everyone, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. And yes, andito tayo ngayon sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Walking distance away from Star Mall, San Jose del Monte, Bulacan. And 7 to 10 minutes away from Grace General Hospital, Skyline Hospital. And soon, 10 to 15 minutes away lang sa MRT 7 Station. Dito lang mismo, malapit sa community ng Camellia Homes. And also, this is 101% flood-free and no fault line. Alright, so for our Emerald Model Unit, we have a minimum lot area of 149 square meters and the floor area is 144 square meters. This Emerald Model Unit is ready for occupancy and for as low as 361 pesos cash out, no? Pwede mo na agad itong lipatan within 4 to 5 months. For our Emerald Model Unit, we have a minimum wide frontage 14 meters wide. So magmula dito, andito yung ating mohon. Hanggang doon naman sa kabilang side is ganyan kalapad yung frontage for our Emerald Model Unit. Alright, so dito tayo sa likuran. So dito, meron tayong nasa mga 1, 2, 3. Okay, nasa mga 3 meters yung setback natin. Magmula dyan sa side na yan hanggang dito, which is kasyang-kasya na dito yung sasakyan natin kung marami tayong sasakyan. Sa itong area na to, pwede mo pa siyang i-maximize as your lanay. Yan, kasi andito yung ating kitchen mamaya. Pasok tayo para makita na rin ninyo kung gaano nga ba kalapad yung mga natitirang space pa sa likuran natin. So dito naman sa likuran natin, we have 2 meters setback pa, which is a very good source of natural light and ventilation if you want to keep as it open dahil malaki naman talaga yung ating Emerald Model Unit. Hanggang dito pa po ito.
Ayan siya. Hanggang dito sa side na to. So, balik tayo doon sa unahan para makita natin yung ating car garage. So, next is our parking lot dito sa side na to. So, any kind of sasakyan, no? Huwag lang dump truck. Kasyang-kasya dito sa ating mataas na ceiling na parking lot dito sa ating Emerald Model Unit. Then, papunta naman dun sa unahan is meron tayong setback din na nasa mga more than 1 meter. Okay, so next, paalala lang po sa lahat, itong Emerald Model Unit ay ito turn over sa inyo ng bago. So, i-repaint nila ito, lalagyan ng tiles, lahat ay aayusin bago tayo lumipat. Okay, so ang papasukin natin ngayong bahay is eto na yung actual turnover. As in, eto na yung bahay na for sale na ibibigay namin sa inyo pag once na nagustuhan nyo po itong ating Emerald Model Unit. So, ideal ito sa mga big family na naghahanap ng spacious na bahay, na naghahanap ng bahay na malapit lang sa Metro Manila. Alright, so welcome to Emerald. Okay, so dito sa harap ay pwede pa tayong maglagay dito ng landscape area. Nang sa ganon, katulad nito, this property is sunrise pala, no? We are facing sunrise. So pag umaga, mas maganda dito pag maglagay tayo ng halaman, yan, para nang sa ganon ay hindi masyadong mainit pagtatama na yung araw kasi meron tayong shades of trees sa harap ng bahay natin. This is our living area and dining area. Sa ngayon ay ipapakita namin sa inyo kung ano yung layout ng ating Emerald Model Unit. So in this area, pwede tayo dito maglagay ng L-type na upuan. Tapos pwede natin dito i-mount yung ating TV on this side. Otherwise, pwede rin naman dito nating ilagay. Yan. Kasi ito ay solid. Hindi po ito drywall partition. Okay. So dito sa ating dining area, kahit siguro 12-seaters na dining table, kasyang-kasya pa dito sa ating dining area. And the good thing about this is meron tayong lanay, which is a very good source of natural light and ventilation, kaya maaliwalas dito sa loob ng Emerald Model Unit. Then meron tayong isang bintana, dalawa, tatlo, apat na bintana dito sa ating living area and dining area. Kaya po siya mas maaliwalas. Kitang-kita po natin yung mga biga na yan. Yan. Yung biga na yan, we need to say, this house ay purong buhos. In fact, gumagamit sila ng jack built, no? So next is our kitchen area. So ang kanilang kitchen area ay siniparate nila from their living area at saka sa dining area. Dito po nila nilagay. So sa kanilang kitchen area, naglagay sila dito ng L-type na kitchen sink. Meron silang single sink. At dito, naka-partitions na rin tayo. Dito natin pwedeng ilagay yung ating gas range kasi andito yung ating bintana. Tapos on that side, at dito sa kanto na to, dito mo ilagay yung inyong kahit malaking ref, kasyang-kasya dito kasi ang laki ng space niya. Next is our toilet and bath dito sa baba. Dito naman sa ating toilet and bath, complete na rin itong ibibigay sa inyo. So dito yung ating pinaka-shower area. Ayan. Tapos ito yung ating toilet bowl. Then this is our lavatory. Then ganyan po kalaki yung ating toilet and bath dito sa ground floor. Ngayon, meron tayong space din dito para sa inyong katulong or maid's room, which is ito po yun siya. So dito sa ating maid's room, katabi lang din siya ng ating toilet and bath. Then meron siyang dalawang bintana. Isa dito at isa naman dito. Then dito, meron pa siya ditong space para sa kanyang yan, storage area, sa kanyang bag, sa kanyang cabinet. Next is the second floor. So sa second floor, andun yung dalawang CR at tatlong kwarto. Dito naman sa stairs nila, yung pinaka-foundation niyan ay semento. Tapos yung pinaka-steps natin ay solid wood. Tapos yung railings natin dito ay tubular steel na bakal at yung handrails naman natin ay solid na wood. Dito naman sa second floor, meron tayong maliit na bintana. Yan, para sa ating natural light dito sa steps. And isang malaking bintana naman, which gives us a natural light dito naman sa area ng hallway papunta dito sa ating tatlong kwarto. First, andito yung ating common toilet and bath sa dalawang kwarto. Dito,
Ito yung ating pinaka-shower area. Meron tayong maliit na bintana. At syempre, yung ating toilet bowl and lavatory. So next is our bedroom number 1. So dito sa ating bedroom number 1, ayan po siya. Para ma-appreciate ninyo kung gaano kalaki yung bedroom number 1 natin. So ito ay nasa mga 2 meters by 2 by 3. So ito ay nasa 2 meters by 3 meters. Para malaman ninyo kung approximately kung gaano nga ba ito kalapad, hakbang po kayo ng isang hakbang, yung pinakamalaki hakbang ninyo, that is roughly equivalent to 1 meter. So, 1, 2. So, this is 2, then 1, 2, 3. Yan, that's 2 by 3. Yan, hakbang ninyo, for sure, kung wala kayong idea kung gaano nga kalaki 1 meter, yan yung pinakamadaling paraan para malaman ninyo kung gaano nga ba kalaki yung 2 by 3 meters natin na kwarto. So we have one window and another one windows. Next is our bedroom number 2 dito sa taas. So dito, meron ulit tayo dito ang 2 by 3 meters, no? 2 by 3 meters na laki ng kwarto. So meron na lang tayo ditong isang bintana, pero malaking bintana naman. Ayan, I think this is 120 by 180 yung laki ng ating bintana. So lahat po ng mga nakita nating dents, lahat po yan ay babaguhin. Sabi nga nila, major repair yung gagawin nila dito sa Emerald Model Unit. Fresh pa rin itong ibibigay sa inyo. Painted, naka-tiles na. Yung taas natin ay naka-vinyl tiles pag sa turnover. Tapos yung ground floor naman natin ay 60 by 60 na ceramic tiles. So this is our master's bedroom. So we have one window and isang malaking sliding door papunta sa ating balcony. Pero bago tayo pumunta doon sa balcony, ipakita muna natin sa inyo itong ating toilet and bath dito sa master's bedroom. So dito sa master's bedroom, meron tayong shower area, meron tayong water closet, and of course yung ating lavatory. Next is this. Ito, may space tayo para sa inyong built-in cabinet on this side. So, kasyang-kasya dito kahit queen size na bed for our master's bedroom. Tapos, si master's bedroom lang din yung may access dito sa ating balcony. Okay, so dito sa balcony, ayan siya. May canopy tayo dito sa ating balcony na paglabas mo, hindi ka na babasa, hindi ka na initan kasi meron tayong bubong. Tapos dito, meron tayong maliit na plant box. Ayan, so kung mahilig ka sa plants, talagang pag-akyat mo sa taas, pwede ka pang magtanim-tanim dito kasi may maliit ka pa na plant box. Tapos if you move forward, dito, andito yung inyong pinakamalaking portion ng inyong balcony. Ayan siya. Hanggang dito pa yan. So hanggang dito pa po siya. So this is our Emerald Model Unit dito sa Camellia Homes, San Jose del Monte, Bulacan. This is the price for our Emerald Model Unit dito sa Camellia Homes, San Jose del Monte, Bulacan. With a lot area of 149 square meters and the floor area is 144 square meters. So this house has 4 bedrooms, 3 toilet and bath, up to 3 parking lots with balcony. So yung price natin is 12,039,000 pesos. Ang ating down payment is only 10%, which is 1,203,900 pesos. Pero meron tayong promo this month. Magbabayad lang tayo ng 361,000 pesos cash out. Bawasan natin ng reservation fee na 60,000 pesos. At ang matitira ay yun yung i-divide natin for 4 months without interest, 75,293 pesos per month sa loob ng 4 na buwan. Otherwise, kung available na po yung 361,000 pesos ninyo, ay pwede nyo po agad siyang ibayad within a month para mabilis kayo makalipat dito sa bahay. Then yung remaining balance na 7%, which is 842,000, ay yun yung magiging discount natin kay Camellia. Then yung remaining balance natin ulit na 90%, ay yun yung ilo-loan natin sa bank financing. Kami na rin yung mag-process ng inyong loan. All you need to do is to pay the down payment and submit all the requirements na kailangan namin sa banko. Then yung inyong monthly amortization through bank financing for 20 years is 90,629 pesos lang. Good news din ito sa ating mga future homeowners and investors na gustong i-avail itong Emerald Model Unit dahil marami silang free.
free na yung ating bank charges, free na yung application ng ating water and electric, free na rin yung ating transfer of title, HOA membership, at meron pa silang 100,000 worth of gift checks aside from 842,000 natin na madi-discount sa kanila. So saan pa kayo? Dito na kayo sa Camellia Homes, kung saan walking distance sa Star Mall San Jose and beside Aspen Condominium inspired by Colorado, USA. For more details about this project, Drippings and Reservation, please i-dial po yung number na naka-flash dyan sa inyong screen. And if you are new to my channel, kindly click that subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para pag mayroon akong bagong videos na katulad nito, ay agad namin kayong ma-notify. Again, this is Rog Camacho, your licensed real estate broker. Thank you so much for watching and God bless.